Napa tayo, Jafar? Okay, so tingnan natin. Shout out pala sa mga, syempre, mga SGD, mga Pinoy, mga yan. So maraming tropa pips yung mga yan dito. Shout out sa mga homies ng SGD. Masaya ako at may mga Pinoy team na naman ako na kinakas. Mga yung matipong mga Pinoy, bukod sa amin ni SKTNC dati, syempre, sarap na may mga ibang Pinoy pinaparo. EXE, natutuwa ako sa performance ng EXE Creation. Si Carl Santino, si The Future. Si The Future. Naku po! Sterling Global Dragon, Mibo, has been picked. Dito, yan ang pinanglaso nila sa Mineski kanina. So, let's see kung gagana ba yan kay 1437 and Company, Mibo. Fighter, parang maganda tong tirada ng SGD dito. Ah, Mibo pick. I like this pick. Siyempre, every time nakakatuwa kasi alam mo naman siyempre yung ito ah, kahit di kayo maniwala. Nung Dota 1 days, nagmi-Mibo ako. Wala pa yung mahirap pa mag-Dota nung mga panahon na yun, par, no? Wala pa yung mga hotkeys na yan. Nagmi-Mibo na kami. Namimiss ko na yung mga panahon ng kalakasan ko ng pagda-Dota eh. Pero kasi ako, uncle mo, gayahin mo ako, tinanggap ko na na inabot na ako ni Father Time. Kaya tinigil namin ang paglalaro ng Dota. Masaya na akong nagka-cast. Piling ko, uncle mo, magiging sikat ka na caster sa Malaysia eh. Ayan na. Ayos ba yun? Ha? Shout out Boss D, Whip Cup. Anong Whip Cup Gaming? Whip Cup. Okay. Tara, ito sabi ni Direk Boy Beats. At shout out sa mga napakaputi kong t-shirt. Labas sa Tide. Ganda niyan. Tier na yan sa sapatos ko. From LA to the Bay. Ayos ba yun? Tayo lang natin mag-start yung game natin. Binabati ko pala syempre yung mga dapat natin batiin dyan. Boss Alvin Beltran, Team Jack in a Box, represent syempre Kuya, diba? Alo De Leon ng Daedalus. Syempre si Boss Gab Mercado Gearhead Online. Binabati ko yung mga Mineski TV production crew, mga taga-barangay, mga tanod namin dyan. Syempre Boss Jerry Ocampo, binabati. Nang makakamiss bumati. Yung TI, bawal bumati, pre. Makit ulo ko kasi may format na yung bati ko eh. Nung TI, binawal eh. Mas ba yun? Pare, pasok mo na sa laro natin, pare. Game na to, game. Wonderful. So, bakit yung naka-cyclops? Paano kaya lalaro yung tumiwi na to? May gyro copter kasi malakas gyro against si Mipo eh. Baborubali niya lang yung Mipo eh. So, tignan natin, ha? Boss Lods, may meeting bukas, umuwi na. Kaya chill bilang kayo. Nako! Na-disconnect ang buong Sterling Global Dragons, mga kaibigan. Ayun, reconnect na sila. Just Philippine internet problem. Bestie. Tubing. Thank you. At eto na. Ajit on the mid lane gamit ang kanyang Broodmother. Makakalaban dyan syempre si Mipo Mander. Winter Wyvern pick, Undying, Mirana, and Raw Ranger ang supporting. Ako piling ko yung Mipo. Diversionary tactics lang yan eh. Draw Ranger pa rin ang magiging bida sa laro na to. Mark my word. Kuya, di pa shoutout yung Shota ko FB while watching ng stream mo. Shoutout sa Shota mo, Elysian05. Do no more right days kung ka nang pinasigaw. Siyempre, matik yan. Ayan. Anyari sa video card ko. Sunog yung video card ko. Man, hindi ako makapag-stream. Guys, huwag mo nang paalala. Nadidepress ang kuya mo. Nadidepress tayo dahil wala tayong video card. Kaya, binalik ko muna yung PC sa office. Para, wala eh, walang gagawin eh. Hmm,
Okay, okay. Let's go, let's go. So, tignan natin dito paano laning phase ang gagawin. Nilipat na nila. Wyvern and Draw Ranger. Okay. Range harassment. Meepo in the mid lane up against the Broody. Si Broody Broodmother. Poopers Creepers lang para kay Meepo Mander dito. At tignan natin ang focus dito. Of course, Broodmother isa sa mga pinakamalakas na laner. Siya sa mga hero na kailangan lumamang sa early in order to be effective all throughout the game. So, tignan natin kung how will he be able to square up against a Meepo na of course the amount of control na meron yung Meepo, especially pag marami na siyang net, can be a hindrance against a Broodmother player because he can actually hold you down sa position kung nasan ka. Pero tignan natin dito, ha. Tamang chill build lang ang SGD, up by one game against the Tiger Squad na isa sa mga malakas na team. Syempre, alam natin, mutik nang mag-TI yan. Kung hindi lang sila tumalong nung huling Southeast Asian qualifiers. Pero tignan natin dito, Meepo, nakikipaglaban, Draw Ranger and Winter Wyvern, masakit yan. Nag-level 2 na si Meepo. The poop is there and he will be able to take the first blood. And that is what you expect to a very, very good Meepo player, from a very, very good Meepo player. Huli ka, Balbon. At one-on-one with a great one, you kill a Broodmother. I commend you. I give you a very big clap. Mwah! Beautiful, beautiful Dota. Siyempre, Meepo yan eh. Ang mga Pinoy, mahilig talaga sa Meepo. Naaalam mo naman si tropang Abed, di ba? Kilala nyo naman si tropang Abed natin. Isa sa mga best Meepo player in the world. Noong mga panahon, bawal na nga niya gamitin yun. Pero tignan natin dito, maganda na ba yung pinapakita ng Gyrocopter dito? 7-0 up against a Mirana na 11-3. Nako po, huli yung backup. Huli si Boy backup. Leap in sabay, leap out. And that is an early 2-0 lead going in the way of SGD, Sterling Global Dragons. Medyo mahusay itong mga, alam mo, itong SGD, proud na proud daw dito. Mga player nito, mga galing sa mga pa-tournament natin, yung mga HBO men. Kinanaan muna nito lang local scene bago umariba dito sa international scene. So, hindi pwede mo sabihing rookie sila sa pagdating sa mga international scene. Pero pagdating sa local scene, mga mandirigma na talaga to. Guys, binabati ko. Opo, Boss Neil, Twitch tayo dito, Boss Neil. Binabati ko yung girlfriend ko ng happy 7th month sa rin, nanonood siya daw ngayon habang nagbabadminton siya. Hello, happy viewing sa'yo, love. Yan, binabati kita. At tignan natin dito, early 2-0 lead, pero may mahuhuli yata Wyvern. Si ginamitan siya ng double edge dito, and Draw Ranger can't do anything to help ang kanyang comrade dito. At napakalungkot ng buhay, mga bestie. And that is the first kill going in the way of Team Tigers. Pero yung Meepo, hindi nila makontrol. 27-8 at the moment. Etong si Meepo, level 5 against an 18-2 na Broodmother, and he is forced out of the lane this early. Kasi pari Meepo yan, hindi mo naman pwedeng gamitin yung mga broodlings mo dyan. Ipupupupupupupup niya lang yan, and he'll be able to convert yung mga broodlings mo into gold. Kita mo naman si Meepo. Oh my god, this Meepo man. This Meepo player is showing you how it's done, bro. Oh, tignan mo, ha. Hinahunting niya, oh, gamit. Alam mo, wala siyang magawa, man. Itong si Broody, wala siyang magawa kay Meepo Mander, eh. Meepo Mander is the goat, bro. Heist, napakahusay. So, tignan natin dito. 1-2 current scoreline. Bumagal ang phase ng laro natin. Mukhang both teams just happy and contented na pag-farming ng kanilang mga cores at the moment. Silipin natin ang ating network. Meepo and Mirana leading the game. Center War Runner is actually leading for his team. And look at the network of the Broodmother. Medyo pangit ang simula ng network ng Brood. And Mirana will leap in into the loving arms of that Gyrocopter barrage. Tignan natin, tatamaan ba niya? They want to go for the kill on the Io, and Io will survive. It will end up as a 1-for-1 trade. Here comes the homing missile, the rocket barrage. He wants to go for the bounty rune. He wants to make the most out of his life. And that's a double for the Gyro. On top of that, makakakuha siya ng bounty
20 rune doon sa bottom lane. And that's a very good rune. Pero ito, tignan natin, sinisetup. Gustong isetup, pero na-silence na Alex Divina. Por favor, silence yan mga kaibigan. Si Grimace, gusto niyang umabal. Pero ginagamitan siya, pak! Ginamitan ng Palasoba alias Robin Hood mga kaibigan. And that is a kill going in the way of the Draw Ranger, pero less than 1,000 gold lead para lang dito sa SGD dahil nakakasimula ng umalagwa at maka-farm dito ang Broodmother. Malaking tulong yung double kill na nakuha niya kanina doon sa bottom lane. Center War Runner, chill lang, chill build lang. And Meepo, apat na rate band lang naman yung item ni Meepo dito. Sabay power threats na agility. This guy, bro. This guy. And nagpa-farm si Gubat. Oh! Gas muna. Silensyo. Silensyo muna mga homie. At ako, ahusay. So, tignan natin kung mababox out nila. Medyo maganda yung ginagawa nilang contention in terms of contesting itong Gyrocopter and Ayo na lane. Pero as habang tumataas yung level, mahirapan din at mahirapan din silang labanan yung Ayo and Gyrocopter niya. As you can see, yung Gyrocopter, kung di mo siya bibigyan ng attention, kaya niya kayong wasakin, pinsalain dito. Pero Broodmother ang nanatiling problema. Alam mo Broodmother na hindi lumamang sa simula, forever nang behind yan. Lagi niyong tatandaan niya. Pero ito, gas delicious, gastiness, and makakalipad ang kalapati, ang Wyvern. At naku po, they might be able to turn this around. Si Grimace, gusto niya, pero ginagamitan siya ng taas palaso. Di ba Jula, naku po, na-trap, it's a trap. Pero hindi na naman, dito mama, ang stamp na yan, yo. Tingnan natin dito, fortification, tatagay niya, double edge. Hindi niya gagawin, may level 2 double edge dito, hinahabol nila. Hop, gas muna, pampalayo. Oh, naku na Stalinger. Naku po, ang usay naman noon, but that is a kill. 2 kills going in the way of the Tiger Squad, making the scoreline 5-5. Pero ang tunay na bida, Meepo Mander, mga kaibigan, now sitting at level 9, 7 minutes into the game. How to stop this Meepo boy? Hindi ko rin alam. Pero tingnan natin kung magiging effective ba ang usage niya ng Meepo dito sa game natin na to. And Mirana, tatamaan siya ng homing whistle dito. Anda upper bracket. Na lower pa sa low. Low pa sa low mga kaibigan ang naging placement ng Mineski. 0 to kagad sila. Ayos ba yun? Pero Draw Ranger sitting at level 5. Kulang pa tong agility niya, I mean. Di pa siya napapalaban dito eh. Pero tignan natin, Meepo, pinatulog. Holy macaroni, tignan natin dito. Nagising na ako, hello, poopers, creepers. San ka pupunta? Level 4 ka pa lang, baby boy. Ginamita ng Stampede. Gusto tumakas, pero ano nangyari yun? Nalason ng mga pala. At dumalaw sa jungle. Imbis na pigilan yung Meepo sa pagpaparm, binigyan ng gold. Dapat kang bigyan ng clap tropang 1437 Captain Tiban yan. And Draw Ranger now up with the power threads. Akila as well, so nakakuha na siya ng additional agility. Level 10 yung Meepo, men. At tignan mo kung magkano pera niya. Brody, paano mo pipigilan to? Brody, nandito na si Meepo. Brody, gumagala na yung dalawang Meepo. Si Neta, pinagpapalo niya. Oh my God! Tignan natin, patay ang Meepo dito. Makakapoop out ba siya? Hindi! Hindi pa siya makakatakas. Ako po, he's alive! He's a live player! But he will go down. Pero nakuha na nilang dalawa. Napilita mag-rotate ang Gyrocopter. Inaabol siya ng maraming zombie. Actually, isang zombie lang yun. Pero maganda yun dahil napatay nila yung Meepo. I like that play, bro. Committing heavily towards the Meepo. Sulit X150. Every time mapapatay mo yung Meepo, it's a good. It's a good play. Pero napatay ang center. Namatayan din sila. Pero pre-farm na si Brood. Dahil syempre, wala nang bantay sa mid lane. May nag-teleport. Makuna to. Bip tapa mga kaibigan. Nag-teleport ang bip tapa dito. Tingnan natin. Ang kunat niya. Kabanggard siya, bro. Makunat siya. Pero Meepo is now up. Kinipressure ang tier 1 tower dito sa mid lane. Mirana, hinihintay si Grimace. Naku po, si Grimace. Naspatan kaya siya ni Grimace. Nahuli si Brody. Alam mo, Brody, wala naman tayo lang si Meepo, pero magre-respond yan. Huwag kang maasim, Brody. Ano naman nangyari siya? Nangyari siya, Brody? Si Broodmother nag-overextend? My God, what is wrong in this world?
huli si Gagambolito. At tignan natin dito, center one. Oh, stoppy, duk. Tak, pinalo niya. Pak, double edge, stop the yard, double edge, one more hit, two more hit. Hindi niya napatay. Pero kita mo, kung nagpa-corner, 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 gusto mag-killer crossover. Pero pumasok siya sa maling iskinita, nagkaamali ng ligaw mga kaibigan, Ton Henley. Ay naku. Dagger, now up on the Meepo. So mas makikita na natin yung mga action pack move ng Meepo dito. Ito daw yun, balita ako. Hindi ko napanood, pero ito yung balita akong tumalo. Na-chismis kanina to si Meepo God. Tingnan natin kung paano ba gamitin tong si ni Meepo God to. Alam mo si Abed sumobra sa ano yun, sa Dragonlance. Ito naman sumobra sa ano, sa Rate Band. Rate Band God to. Meron dito na rin si Sephir. Ang gina natin Wyvern level 7, Mirana level 7 na rin, level 11 or 12 ba tong Meepo natin na to. Gyrocopter trying to go for the chase. There's that leap out. Wyvern is here. Hahabulin ng racket ng hotdog ni Aljur si Mirana rito. Winter curse, pero hindi nila sinukat mga kaibigan. Just to hold him into position, pero paparating ang bait dito. Delikado. Oh my god, ito na ang cooldown. Wyvern, eh, heal niya muna sarili niya, but mamamatay pa rin siya sa racket. Nagkamali na pinasukan si Gyrocopter dun, men. Buti nag-leap out si Mirana. Kung di nag-leap out si Mirana, may kalalagyan siya dun. Pero si Draw Ranger, eto na. Ang Beep Tapa. Pinagsalu-saluan na yung Beep Tapa. Oh, ayaw. Sabot na. Kala mo masisave mo yun? Relocate pa more. Eto na, babalik yan, men. Sabi niya ganun. Babalik yan, men. Oh my God, pagbalik. Alay ko, babe. Sana punta. Oh, bumalik nga. Ayun na. Topa. Tinopak mga kaibigan, and double trouble, double kill for MCY Honest Meepo killing spree once again. Level 14 at the moment. Isipin mo ha, 12 minutes pa lang, level 14 na siya. Level 14. Alam mo yun, bes, parang more than 1 level per minute ang rate ng experience natin. Ang maganda dyan, para sa side ng Tiger, si Meepo lang ang mayaman. Si Meepo lang ang malakas. Yung mga brother dear niya, medyo kalungkutan. Pero, syempre, si Meepo nang bahala. Pag pinala, ayun ako, nag-Rosha na si brother Meepo dito. Dumidiskarte. 12 minutes, walang mag-aakalang nag-Roshan si brother Meepo dito. At ito, tingnan natin ha. Brother Meepo will be able to claim the Roshan without any resistance at all, and he'll be able to make more aggressive maneuver towards the side of the Tigers dahil meron siyang room for error, which is eto nga, the Rosh Shan, the Aegis of the Immortal. So tignan natin Ayo and Gyrocopter naman. Anong lagay, anong balita kay Ayo and Gyrocopter dito? Silipin natin ng Ayo. Bote pa lang siya. Wala pa siyang boots. Wala siyang boots, men. Gyrocopter going for SNY is ang kanyang napiling item dito. Pero Draw Ranger, ini-stock ng Beep Tenderloin mga kaibigan. Ito na, ang Beep Tapa. Ang walking Beep Tapa mga kaibigan. Pero hindi, sabi niya, hindi pwede. Nag-Moonlight Shadow dito. Yung Broodmother, hindi natin nakita. Nangunguna na ang network ng Broodmother sa kanyang upunan. Pero hindi natin maramdaman ang impact niya rito. Ito na, Moonlight Shadow, under the moonlight mga kaibigan. Nag-aabang sila rito. Center War Runner nagtatago sa pinaka north, sa pinaka north. Pero ito na, uy, ginrip niya, men. Pero balikan ng pinasukong liga mo doon, bro. Di, nagkamali kaya yata ng liga. Hello, B. Pero ito na, Meepo. Napalaban na. Nagasilicious Papa Ball. Pup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 
dinamitan na ng hami-hami. Ayun, patay si Draw Ranger. Pero Mipo, jumping in sa stance. Sinalo niya lahat. Gusto niya sama-sama kami, pre. Beef Tenderloin, hindi ka, wala kang kadala-dala. Ayaw, hindi mo mapubuhay yan. Marami akong damage. Si Cairo after, na Winter Scars ako. Nasama si Prudy, mga kaibigan. Pero napatay nila si Mipo sa unang pagkakataon. Madadamay pa, triple kill, Wonder Kid Gyrocopter. Hindi pinansin, pero sabi ni Mirana, wala akong pakialam sa nararamdaman nyo. Pre-farm ako dito. Wala, nakamute kayo sa akin. Wala kayong teammate. Nakamute kayo sa akin, men. Sabi niya ganun. Di ako tutulong, kahit may tower tayo dyan. Ba't ako titipi? Di nanalo tayo. Sabi niya, farm lang ako. Di, may bounty rune dito, par. May bounty rune dito. Sorry po, par. My bad. Isa good. Di siya tumulong, may Aegis yung teammate niya.
Tapos Mirana is giving me cancer, bro. Tapos wala si Undying dun, ha? Di ba si Undying? Wala, men. Nako. Masyado maasim. Oh, last series na to, men. Masyado maasim yung galawan nila nun, men. Binibigyan nila ng way. Alam mo, every time na mamamatay si Meepo, binibigyan mo ng way yung kalaban to get back into the game dahil sa dami ng binibigay mong network. And syempre, sa dami ng XP dahil nga mataas yung ano mo, yung level mo. So ayaw, makakabili na siya ng kanyang Urn of Shadows. Teka lang guys, wait lang. Wait a minute, saglit lang. Sakit yung umiinom lang ako. Ah, sarap. Kailangan natin ng tubig. Magatong laban. Center War Runner jumping in. May mahuhuli siya rito. Pero yung Meepo nandito na rin. Oh my God! Patay agad si Ayo. Yung gyrocopter niya medyo malakas. Napabayback yung Ayo. Kala mo talaga may dating siya. Oh my God! It's a total disaster. Ben will follow. Nagkakahabulan. Hinaharboy nila ang beep tapa. Gusto ko namin gawin pulalo. Oh my God! Huli ka, Balbon! Si Ayo! Nadamay pa! Dieback ata to, bestie! At si Brody lang ang buhay. Si Brody na walang kamalay-malay. Nakita pa nila si Brody dito. Palakad-lakad lang si Brody. Ano nangyari dun? Nag-blink in yung center. Parang nag-blink in yung Barangay Tibay. Naubos sila. Just like that, man. Ang saklap nun, bro. And four heroes dead. This might translate into a tier 1 tower dito sa mid lane. And again, regaining the lost momentum, the lost network, the lost experience on that single engagement alone. Four heroes going down on the side of Tigers. And once again, the lead is heavily favoring itong Sterling Global Dragon lineup. Heist talaga naman. Kita mo yun, oh. 2-5 na lang, biglang pumalo. Parang nabateng-teng na metro ng taxi. Ganun, ganun yung nangyari, men. Yung parang pasakay ka ng sobrang lapit lang. Tapos pagkatatingin mo, parang 50, 60 lang. Pag silip, nalitingin ka lang sa bintana, naging 120 yung metro ng taxi. Iceberg. Ang ganun yung nangyari dun, men. Sad. Sad story, bro. Ang ganun. Pero tignan natin. BKB is the item choice for the Mirana. Yan ang kanyang gustong maging item dito. Shadow Blade completed on the Draw Ranger. So at least meron siyang defensive slash offensive item. Depende kung paano way niya gagamitin yan. Pero if I'm Draw Ranger, magka-farm lang ako. Bakit? Ba't di ako mag... nakita niya, men. Nakita ko. Naspatan ko sila. Nandito sila. Kabarong Meepo. Ano? Bigyan ko ba ng gas to? Bigyan mo ng gas. Ayan na. Pak! Ginas yung ano. Naku po, sabay stampede, men. Naku po, saan sila pupunta dito? Naku po, nahuli. Nalambat ng lambaters. Pero relocate pala yun, men. So, babalik siya nang wala siyang kamalay-malay. So, preview itong Ayo. Actually, nagtipi na sila. Alam na nila . Alam na nilang walang gagawin itong si Ayo. Tukak, mga kaibigan. Eto na. Blinking in. Gusto nilang habulin yung Beep Tenderloin dito. Binate nila. Nakahuli silang dalawang hero. Bane Elemental. Isa lang ang mapapatulog mo dyan. At they'll be able to take down etong Bane. And two supports down on the side of the Tigers. And Meepo continuing to play superbly dito sa game number 2 natin. Already up one game in this series. Will they be able to close it in this game? They have the lead. They have a Meepo on their lineup. Although hindi naman ganun kalaki yung discrepancy pagdating sa network dito. Mayaman din ang Gyrocopter. And Broodmother is also very rich dito sa laro natin na to. Fortification is used to defend this tier 2 tower in the bottom lane. But will they fully commit on this? Undying is nowhere to be found. And that's a tier 2 down in favor of Sterling Global Dragon. Bane, na Fiend's Grip niya dito. Si Draw Ranger, huli. Arrow will fly, pero walang tatamaan. And that is a Draw Ranger down for 40 seconds para dito sa Sterling Global Dragon. Nagkamali siya ng piniling ruta paalis ng crime scene. So Broodmother, makakuha siya ng bounty rune dito. Tigers will secure themselves 3 bounty rune at least.
dito sa particular 20 minute bounty run check natin. So Mirana just farming. Tamang chill bill lang muna sila rito. Hindi sila masyadong medyo lumiliit na yung kalamangan ng mga homies natin. At tignan natin kung mapapanatili pa nila. Kanina 6K, 4K na lang. So ibig sabihin nakakabawi ng bahagya ang Sterling Global Dragons dito. At ang next team fight for sure will be the second Aegis, the Aegis and Cheese na paglalabanan for sure ng dalawang kuponan natin dito. Throw Ranger and Mirana almost even in terms of network dito sa laro natin na to, both on that 9K mark. Center Warrunner though is falling dun sa ating network. Siya lang ang core na below 9,000 dito sa laro natin na to. So, saan si Meepo Mander? Throw Ranger, inaabot siya ng homing missile dito pero mukha namang hindi siya tatamaan at mabubuhay siya. Meepo not going for place pa rin dito. And Roshan is still not up. So sisilipin niya ng Sterling Global Dragon. But they are already making their way towards the top lane. They want to go for a play. Ang mga kalaban, the Tigers, they are on that bottom lane. And this is a tier 2 tower ang punterya nila. Tignan natin kung didepensahan ba yan. Wyvern in the high ground looking for the opportunity to strike. They will show a Meepo illusion dito sa mid lane, and the tier 2 tower in the top lane will fall without any resistance from the Tiger squad. And back to a 6k gold lead going in the way of Sterling Global Dragon. Roshan will be up very very soon, and tignan natin dito, sinili pa rin nila, wala pa rin si Roshan dito. So anong bubuin? Manta style na naman. Pwede ba yun? Ano to si Manta God? Ang dami ni... Oh. May orb. Tapos ang naka-queue, Manta style. Aba. New meta. Double Manta. Pwede pala yun. Eh, tingnan natin kung tutuloy niya. Hindi niya binibili. Kumbaga, may huli. Pero walang kaso. Hindi pa niya ginagawa yung krimine eh. Pero ito, naka-smoke na, naka-moonlight pa. Double no detection ang kailangan dito mga kaibigan. Tignan natin kung magbe-break ang smoke. Naghahanap sila na makakalaban dito. They are already cutting their way into the jungle. They will they be able to find the opening na hinahanap nila? But then again, they are up against a Centaur Stampede. Centaur Warrunner, hello! And there's that blink out. Ultimate immediately pop from the Undying. But the Centaur Warrunner with the blink dagger will be able to walk away from harm's way dito. And the Roshan is up. They might be able to force an engagement dito sa rush bit. At kailangan dumipensa rito ng Tigers. But the Tombstone, the ultimate from the Undying will be down. Dito, Draw Ranger is here. Mirana is here. At ito na, naglalagay na siya ng mga sapot-sapot. Here comes the Centaur Warrunner. The Stampede is there. Tignan natin kung ano mangyayari. Winter's Curse in the middle of the prey. The Aegis will be claimed by the Meepo. The arrow will hit, but the Undying will die first. Mirana popping his BKB. And here comes the Starfall. Centaur Warrunner. There's the Nightmare. And it will end up as a 1-for-1 trade. Aegis will be blown. Mirana popping his BKB. But they want more. They want to go for the kill. This tier 2 tower might be the target na hinahanap nila rito. And here comes the Meepo. The Meepo Mander BKB now up on this gyrocopter. So pretty much he'll be able to defend yung mga engagement na hanggat up yung BKB niya. Dahil hindi niya kailangan. Hindi siya mababurst down ng Pooper Creepers from the Meepo. Heist talaga naman. Hex. Dapat lang Hex. Alam nga mag-manta style siya. Niluloko mo ba kami? Oh. Meron hindi eh. Na-force yung engagement nini. Medyo mainit ang tarima ni itong laban natin. Ito, hindi ko parang alam mo sinong tunay na lamang. 8-7K gold lead yung Meepo. Alam mo, Meepo, malapit na siya mag-Hex dito. Binuo niya na yung Hex niya. So, meron na siyang pick of potential. Kahit may BKB na yung gyrocopter dito, once na mahuli siya ng jump in ang Meepo and hindi siya quick on his finger at mahuli siya ng Hex, may kalalagyan siya. Of course, yung burst potential ng Meepo is sobrang bilis talaga. Give him
an inch and he will take a mile, sabi nga nila doon. At tignan natin dito mga kaibigan, anong magiging play for this Sterling Global Dragons. Medyo iwaiwalay sila rito, and the Tigers, they are on the prowl. They want to go for a fight center war runner. Keso pala yung napulot niya kanina. At tignan natin dito, medyo nagtipi na yung Draw Ranger Hurricane Pike up on the Winter Wyvern. Another very good item, just to be able to push away yourself from harm's way, and even yung mga teammate mo, kung nahuli sila sa gitna ng Colda, pwede mo sila matulak, or Center War Runner, mga tulog, ganyan. Malaking tulong yung Hurricane Pike na yan. SNY, BKB, Drums, and Aquila. Yan ang item for the Gyrocopter. Mipo, Mirana going for Lincoln Spear, another defensive item, on top of BKB, sa BKB niya. Magli-Lincoln Spear siya rito. Tingnan natin, effective ba yan? Kaya ito na, SGD making their way towards the bottom lane. So nilang mag-pressure dito. Mirana, sisilip siya ng rune, and it will be a regeneration rune, a casual regeneration rune for the Mirana. Here comes the Meepo blinking in, and ayan ang sinasabi natin, the Hex is there, but they want to go for the Meepo play. Kaya ba nila patayin yan? Oh my god, Winter's Curse is there, but the Meepo will fall, and that is a very good play in favor of the Tiger Squad, as they will be able to push away itong Sterling Global Dragons, at mahuhuli nila si Winter Wyvern dito, and this is a dead Wyvern double kill for that Gyrocopter, and this might be a triple, and yes it is. So that is three heroes down on the sideline, sa side ng Sterling Global Dragon dito, as they will be able to take down three. Arrow will fly, pero walang tatamaan, gagambay ang natin tinamaan dito. At tignan natin, Draw Ranger pushing the bottom lane. He wants to go for a counter push dito. Ayo is left to defend. Kailangan nila mag-TP ng isang hero, but I don't think may TP sila dito. At Center Runner, War Runner will be the one to force, TP out dito. Manta style para dito. And he'll be able to TP. Nagas niya yan. So, Draw Ranger will be able to escape, and they will be able to fend off the push ng Tigers dito sa mid lane. Although they will lose their tier 2 tower, nakita nyo ba yun? Pagtalo nung Meepo, inuna niya yung support men, tapos Center War Runner perfectly countering him, rendering him useless for a certain period of time. At nung moment na makagalaw na siya, wala na, there's no way for him to run, dahil na-stampede eh, naka-stampede, hindi mo ma-outrun yung stampede, bro. At sad story, feeling ko dapat pumita sila ng ibang hero, isa pang hero. I mean, hindi si Meepo dapat yung mag-commit eh. Kailangan may tamaan sila ng arrow. Tapos after ng commitment ng Tigers, tsaka palang papasok si Meepo, dahil may kalalagyan talaga si Meepo Mander dito, men. Pero Draw Ranger, sabi ko nga sa'yo, sa simula ng game natin, hindi si Meepo bida rito, sabi niya. Ako, magpa-farm ako, at ako ang magiging problema sa dulo. Tsaka si Mirana, kung siyempre Pinoy Dota tayo, medyo semi-bias tayo dito. Pinoy Dota dito tayo. Si Mirana eh, pag lumakas din yan, hindi naman solely kay Meepo. Pero isipin mo, Gyrocopter, sobrang yaman na. Mas mayaman na siya sa Meepo, min. Ganun na siya kayaman. So tignan natin, at least Gyrocopter, I think 8 second BKB pa siya rito. Pero poistering themselves towards the bottom lane itong Sterling Global Dragons. Tamang posisyonan lang sila rito. Broodmother applying pressure in the mid lane. 14k lang network niya rito. Hurricane Pike sa Wyvern. Blink Dagger yung susunod niyang magiging item dito. Feeling ko dapat si Gyrocopter yung tamaan ng Winter's Curse. Uy, daming gold niyan, men. So ngayon pupunta yung mga gagamboy dito. Butterfly up on the Gyrocopter, and look at the network ng Gyrocopter dito, mga kaibigan. Now 2k ahead over the Meepo, and here is a smoke play para sa kanila, pero wala silang matatagpuan sa mid lane. I think kung magiging base race, so syempre lamang yung may Meepo na, may dropa. So tignan natin, nasa bottom lane sila, naghanap sila ng opening dito. They might be able to march towards that bottom lane and force itong Tigers in a very very awkward engagement. They know that the Gyro and that
ayo is towards the top lane. So ang magiging play nila rito is just push the bottom lane. Pag may nag-TP, Meepo will try to go for a kill towards the mid lane, which is nag-iisa lang dun yung Broodmother. Fortification is down. At kita, ay nako, ayaw nila dumipensa, men. Tier 3 will fall. At ito si Broody. Si Broody ay napalaban na rito. And gusto mo laging lumaban if you are against a Broodmother lineup. Gusto mong lumaban sa ano lugar na walang mga nakasetup na sapot para hindi irritating si Broody. And huli sa TP yung Tigers doon, but then again, hindi pa rin nakuha yung tier 3 tower. Muntik lang, pero hindi nakuha. Kumbaga, huli lang, hindi kulong. Pero ito kulong. Ito kulong, nakalipout mga kaibigan. At Meepo, now towards the top lane yung kanyang triplets dito. Main Meepo is on the bottom lane. Naghanap ulit sila ng opening. Alam nilang kakatipi lang dito ng Tigers. They might actually go for the same play towards this bottom lane dahil mahuhuli yung TP reaction. Kung sakaling mahuli nila, may mahuli silang hero dito sa bottom lane. At pwede nga may mahuli sila dahil may Bane dito. Tignan natin, Illusions only pushing that bottom lane. Wyvern with that Splinter Blast just to make sure na mabilis nilang makiklear. Eto, and this is a double catapult wave. Walang fortification ang Tigers dito. And Raw Ranger, nagtatago siya sa puno. Center War Runner also hiding behind the tree line. They want to catch someone dito. Broodmother is here. At nagsahanda na siya ng sapot niya. Gyrocopter and the IO on the top lane. They do have the relocate up on their sleeve. So they'll be able to relocate if ever magkaroon ng engagement sa bottom lane. And realizing the situation, Sterling Global Dragon will back dito, mga kaibigan. Wow, 6 HP. Isang ubo na lang, kumbaga ganun na yan. Isang, achoo! Huwag niya naman ang aching, tapos yan eh. Di ako makapag-stream, wala akong video card eh. Kaya, caster muna tayo ng Dota. Link and Spear, ang gusto ng Gyrocopter. To protect yung sarili niya sa arrow maybe, or even dun sa hex ng Meepo, just to make sure na hindi siya maunahan at makakapag-pop siya ng BKB. Kasi yun lang naman yung way na matalo sila rito. Hindi niya mapop yung BKB niya, ma-burst down siya. And syempre, pag na Winter Curse, na hindi ka naka-BKB, na Winter Curse yung katabi mo, malamang papatayin mo yun. So Roshan ang siguro hihintayin ng magkabila ang team dito. Meepo with Boots of Travel, Manta style giving him a safer option to split push using yung kanyang mga illusion dito. Center War Runner jumping in, they want to go for the Mirana. There's that grip and they'll be able to take down the Mirana, pero Winter Curse, and sasabi ko patay din dito yung Ayo. And with that Winter Curse, very good play. At tingnan natin kung makakatakas ang Wyvern and he'll be able to survive. 1-for-1 trade, but that is a Mirana going down. Samantala, Gyrocopter nakalapit na siya dito sa bottom lane. Broodmother, wala siyang web dito, so hindi siya makakahabol, hindi siya makakaspin web. He wants to go for it. Ito, Bane Elemental, wala rin siyang grip dito, so Draw Ranger will just be able to walk away from harm's way. Center War Runner, grabe, nakita mo ba yun? Hindi siya dumiretso kasi alam niyang ipipredict na nandun siya. So Meepo will now be able to be to take down itong mga, alam mo na, itong mga outer structure, mga shrine. This is a massive advantage towards their side if ever. Tignan natin dito. Oop. Hurricane Pike. Tinahabol siya ng racket dito ni Tiburcio. Tignan natin kung maaabutan siya. Si Brody. Broodmother. Wala siyang abutan. So medyo ito ang naging solusyon ng SGD dito. Split push to death tayo. Hindi na natin kaya lumaban sa kanila ng buong pwersa. Oh, naglagay siya ng mga illusion dito. Illusionores. Ini-scout niya na lang yan dito. Crimson Guard, Hood of Defiance, and going for Aghanim Scepter. Ang katin yan. Oy, naku, nag-stampede, pero naabutan siya. Naabutan siya, bestie. Ang beep tapa. Naku, Winter Curse! Relocate, pinatulog. Hindi ka uubra dyan. Pinatay ang sariling teammate. Instant buyback. Mga traitor, si Tiburcio, mga kaibigan. Tignan natin dito, nagpop na ng BKB. Nahabol na sila. Moonlight Shadow, wala silang detection dito. Patay ang Bane Elemental, double buyback. And this is now an 11k gold lead going in favor of SGD. Heavily countered ang Ayo combination. Pag relocate, Winter's Curse. Ba,
Pumasok si Beep, si BP, si BP mga kaibigan, pumapasok si BP rito. Uy, may na-hex sila ron. Tingnan natin, sino ba yung na-hex sila? Na-hex sila si Brody. Si Brody, si Brody Mother. Oh, may ultimation. Tingnan natin, mapapatay ba nila si Meepo? May buyback ba si Meepo? Yun ang tanong. Hurricane up, four stop, nahuli nila si Meepo. And Meepo, he do have his buyback. There's that instant buyback. Patay ang gyrocopter sa backline. Wala siyang buyback dito. And already, on the chase, Draw Ranger, Brood Mother. Nagkakahabulan, Mirana Verlone HP. But here comes the second life of the Meepo. And that's a dieback. For Dio, three heroes down, and this could be the Aegis, and they might be able to break the high ground as well, since Io is down for 90 seconds. No buyback on the gyrocopter for 1 minute as well, and this might be the opening na hinahanap ng SGD to end this game 2-0. And grabe naman yon, Sterling Global Dragon making the plays. At nako, on top of this, Meepo Pink Sulitex 150 ang galawan ng Meepo. Nag-buyback pero may Aegis na siya ngayon. And tignan natin dito, they are now trying to breach the high ground pero hindi sila sure kung magbabuyback ba. Pero Ethereal Blade up of the Meepo, gusto nila pumasok dito. Tanda mo, may Aegis yan ha. Eto na, Illusions to be pop. Wala silang fortification. Mirana leading the charge. Tinayo na rin ang Tombstone mga kaibigan. Minarkahan na nila ang teritoryo ng kalaban. Walang fortification, how to defend this? And mukhang they will just be giving up etong mid lane. But already the Illusions pummeling the bottom lane, and I think they will be able to secure two sets of racks. 7 seconds, 5 seconds, gyrocopter mabubuhay, but still no fortification to delay this. And the Meepo is here. Here comes the fortification. They want to fight right here, right now. They do have this Aegis mga kaibigan. Gyrocopter in the middle of the prey. Undying ang unang ma-isolate dito. Mamamatay si Undying. Broodmother in the middle of the fight. Nagkakabakbakan, but here comes the Winter's Curse. Meepo, trabaho lang, baraks-baraks lang, di kasama katawan. May Aegis pa siya dito. Makakatakas ba yan ang tanong? Wala siyang buyback. Saan nabuhay yung Meepo? Ay, nilayo niya yung Meepo na tunay, men. Tapos ginamit niya yung mga Meepo chewables para basagin. Beautiful, nice idea para pagbuhay. Doon mabubuhay sa malayo. And that is two sets of racks going in the way of Sterling Global Dragon. Anong ginagawa ng Aghanim Scepter sa Winter Wyvern? Ha, pare ko. Anong interaction ng Aghanim Scepter sa Winter Wyvern? Ang Aghanim sa siya, men eh. Ha? Grabe naman yun. The plays, bro. The plays. At tignan natin, double damage para dito sa Draw Ranger. Pero kailangan mag-ingat dito. Ha? May win condition kasi dito yung Tigers eh. Kailangan lang nilang mapatay yung Meepo. And they can actually win this. Given na hero na meron sila, meron silang gyrocopter, they have Io with sustain. Of course, gyrocopter is isa sa mga ano yan, for, in terms of desperate time calls for desperate measure. Eh, one divine rapier can actually change ang laro natin. Mega na ba? Hindi pa, may isang barracks pa sa baba, men. There is still one barracks in the bottom lane, I think. O mega na? Mega na ba? Tignan mo na. Ay, mega na nga, men. Mega man na pala tong kalaban. So, ano na to? Kailangan nang mag... we are now in the late game period. The Divine Rapier territory. Bibilim ba niya? Isusugal niya ba ang laban, mga kaibigan? Silipin natin ang ating buyback status. Gyrocopter, no buyback. Broodmother, the only one with buyback sa laban natin na to. They are up against Mega. And if I am Sterling Global Dragons, hindi ko muna ipupwersay ng issue. Bakit? Wala tayong buyback. Yun lang ang pag-asang ng kalaban na manalo. Etong wala tayong buyback. Kailangan nating hintayin ang buyback, even though 4 minutes pa yung buyback para dito sa Meepo. Kailangan full force tayo pag lumabang. Kasi pag lumabas si Gyrocopter, may kalalagyan kayo dyan, men. Ano? Si Gyro Shopper. Ah, MJ, gusto mo alak niya buhay dito. Eto na, Stampy, nag-abol sila rito. Fiends Grip. Mayro hindi, E-Blade is there to protect. Nandito na rin ang Tombstone ni Undying, and Undying zoning them out. Mirana in the middle of the fight, leaping in. Gusto niya ngabulin dito, ginahabol niya Gyrocopter. Tinamaan ang mga pana, pinana pana. Broodmother, patay tayo dyan. Winter Wyvern na lang natitira dito. And the Broodmother will fall, meron siyang buyback. But is this enough for them to defend? No buyback on the Gyrocopter. Good game, well played. And Sterling Global Dragons will take this series away from Tigers 2-0, just like that. And Sterling Global Dragons continue.